babaeng kapatid. Pinatay. Pinalo ng tubo sa ulo. Ang yaya ng bata. Nirape. I was 12 years old. It was very tragic indeed. And the way she was murdered was, wow, was something that would shock a 12-year-old like me. Kasi talagang brutal siyang pinatay. Kung nandun ka o nandito ka nung panahon na napasta yung kapatid mo, sa tingin mo ano yung ginawa mo? Well, talagang dinepensahan ko siya. Sigurado yun. Dinepensahan ko yung kapatid ko. Kung may baril ka, kung may patalim ka? Baril, kanyon, siguradong gagamitin ko. Pero wala kaming baril. Hindi ako doon, wala akong baril. Yeah. And ngayon, very vocal kayo sa gun control. Gun control, yeah. So, hindi ba medyo ano yun, contradicting of sorts na nung panahon na yun, sana may baril ako para masagip ko yung kapatid ko, para mailigtas ko siya dun sa houseboy. Pero ngayon naman, gusto nyo ng gun control. So, yeah. Ang tao, sinasabi nila, paano namin protektahan sa sarili namin? Yeah. First of all, yung stand ng Kapatiran Party, hindi naman walang baril. Ang sinasabi lang namin, kung may baril, at hindi naman namin pinagbabawal lahat ng baril. Kung may baril, at pumapayag kaming may baril, ang baril na ito, nasa bahay lamang. Hinamon namin si JC. Kaya mo bang humawak ng baril? Ayaw talaga. Pero napapayag namin siyang gumawa ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa. Kahit wala na ang mga kano, buhay na buhay pa rin ang Red Light District sa Gapo. Ang sarado katoliko at deboto ng mga santo, hinamon namin mangampanya sa piling ng mga kalapati ng Gapo. Tingnan nga natin kung kaya niya mag-sermon laban sa kondom at sex. Ayan, dito tayo ngayon sa Gordon Street kung saan kapag gabi, gising na gising. At kasama natin siyempre si Councilor JC at mamimigay siya ng kanyang mga flyers, mga kampanya. Mga kampanya na ako. Sang-ayon ba kayo? Hindi kayo sang-ayon? Ayon ako doon. Saan? Sa contraceptive. Okay lang. Talagang mahirap ipaliwanag. Ay hindi ako sumasang-ayon doon. Kasi kailangan hindi para usan yung kababaihan. Susuot lang yung kondom, tapos makuha niya makuha ng mga lalaki yung kailangan nila. Kasi sa panahon ngayon, mapipigilan ba yung mga ganong... Exactly. Pero para sa akin, mas magandang turuan yung mga kalalakihin, kalalakihan na medyo sa larangan lang ng pagpapakasal. Matapos namin ikuti ng Red Light District ng Olongapo City, dinala namin si JC sa isang dressing room ng nightclub at ipinakiusap sa mga nagtatrabaho dito. Anong hinahanap mo sa susunod na presidente? Yung makakatulong sa bansa natin. Okay. Happy kayo sa trabaho ang ganito? Hindi. No choice lang. No choice. Bakit sinasabi na no choice ngayon? Wala. Mahirap kasing buhay. Hindi na kayong pag-aralan ng magulang. Pero kung may choice, ano siguro kung may choice, siyempre mas decent, di ba? Decent ang trabaho. May mga kaibigan ka ba na may masamang kalanasan? Oo, marami. Lalo dito siya sa trabaho ganito? Tulad ng ano? Oo, marami rin. Customer na mga, minsan may sadista. Yeah, well anyway, pag naging pangulo ako, ang gusto ko, ang gobyerno, mas iwas sa mga negosyong ko, pero bigyan ng oportunidad yung kababaihan sa ibang larangan. Kung pwede kang matanong, no? Kasi dinalabanan ko yung RH bill. Yung RH bill para labanan yung paggastos ng gobyerno sa mga condoms, pills, IUDs, mga ano. Sino mas nagmamahal sa'yo? Isang lalaki na hindi gagamit ng condom at mahal ka, o lalaking gagamitan ka ng condom? Palagay mo. Yung gagamit na lang ng condom. Mas mahal ka ng lalaking gagamitan. Siguro mo hindi pa kayo handa, di ba? Okay. Pero yung lalaking magsasabi na mahal ka, sa palagay mo, ang gagamit ng condom o hindi? Nasa ano nyo naman yan eh, kung pwede nang ayaw, di ba? Kasi siyempre, pwede ka magbuntis, di pa kayo handa. Mas maganda yung handa na kayo bago. Very good answer. At siyempre, hindi naman namin mahahayaang matapos ang gabing ito nang hindi nararanasan ni JC
ang pumasok sa loob ng isang bar. At doon mismo sa main stage area, hindi maiwasan ang isang GRO roon na ilabas ang kanyang sama ng loob sa mga kalalakihan. Jerica, si Councilor JC, tatakbo siya bilang pagkapangulo ng ating bansa. Hindi lahat ng tao, di ba, may pagkakataon na makapagtanong sa isang tatakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. So, ano yung gusto mo itanong sa kanya? Dahil ito na yung pagkakataon mo. Ang aal lang, sana yung mga babae, kasi babae sila eh, dapat hindi nila sinasaktan or ina-abay or ina-abuso. So, anong gusto mong tugunan ni Councilor JC sa ganung sitwasyon? Do you know that may mga batas tayo dyan? RA 9262 ba yan? To a special protection against women and children. Meron Republic Act 7610 against child abuse. Pero may mga batas tayo dyan. Ang problema is, hindi nyo alam yon. At kung alam nyo man yon at magsampa kayo ng demanda, ni Blatter, hirap sila eh. Dahil yung police parang tinatamad. Yung tagakuha ng Blatter, yung barangay tinatamad. Alam ko yung mga problema niya. That's why malala ang problema ng Pilipinas. May sakit ang bansa. Tayo rin may sakit. Sana nga, maging maayos ang Pilipinas. Maging kakaisa. Diba? So kung manalo siya, ano mensahe mo sa kanya? Good luck. Sidik Gordon, ang kandidatong laging gising. Diretso, prangka, at walang preno. Malumanay naman at matipid sa kanyang salita ang kanyang pamangkin na si JC Gordon de los Reyes. Magkaibang style, pero pareho nilang binabangga ang nakasanayang sistema sa politika sa ating bansa. Candidate Gordon, subok na sa disaster. Pero may hahalintulad ba natin sa isang disaster o emergency ang sitwasyon ng ating bansa ngayon? Candidate de los Reyes, straight, walang bisyo o luho, ulirang public servant. Pero masyado ba siyang mabait para sa tunay na masalibuot na mundo ng politika ngayon? Karapat-dapat ba sila sa inyong boto? Sila na ba ang sagot sa tunay na pagbabago? Assignment downloading. Hanggang sa susunod na Under Special Investigation.